May dumating tayong pasyente kanina sa mga 7 AM. Tapos 1 week pa due date na siya. Tapos 10 AM pumutok yung panubigan niya. Pero ngayon 1 PM na, wala pa rin 1 cm pa lang. So si Doc nag-order na ng oxytocin. Ngayon ipakita mo sa akin kung paano yung dapat i-assess kapag before tsaka habang binibigyan siya ng gamot. Okay po. Magandang hapon po. Ako po si Nurse Elise. Ako po yung nurse niyo ngayon. Ano pong pangalan niyo? Mariah. Mariah ano po? Curry. Mariah Curry po. Kamusta po pakiramdam ninyo? Humihilap. Humihilap po. Madalas po ba yung hilap? Oo. Okay. Ilang taon na po kayo? 30. Makilang anak niyo na po? Una pa lang po. Kailan po ba yung due date ninyo? Noong 5 pa. Last week. Last week po? November 5. Ah, November 5 po. Ah, so 1 week past due date na po kayo, no? Naayin na po ba kayo ng doktor? Ah, ilang CM na daw po kayo ngayon? 1 week. 1 pa? 1 ang sabi. Ah, 1 lang. Humihilap po ba yung... Hindi po. Ay, pa, sabihin niyo po sa akin pag humihilap po kasi po... Ayun na, humihilap. Humihilap po? Kasi hinga lang po, malalim, tapos labas po sa bibig. Ayan po, sige. Sabihin niyo po pag tapos na. Okay na po, di na po umihilap. Sige, kuhanan ko na po kayong blood pressure. Para po sa delivery, nauna po yung ulo niya. Tapos andito po yung likod niya, kung nararamdaman po. Ngayon naman po, bibigyan ko po kayo ng oxytocin, in order po ng doktor yun, para po yung contraction niyo mas mapabilis. Kaso po ito oxytocin na to, kailangan po i-monitor ko yung BP ninyo kasi po pwede tumaas o pwede bumaba. Tapos naman po, sa contractions naman po, sabihin niyo po kung masyado masakit o madalas po yung contractions ninyo. Kasi po pwede yung mahirapan si baby o magkaroon ng fetal distress. Ito po yung nahihirapan na makuha ng oxygen si baby dahil po sa forceful contractions, matinding contractions, tsaka madalas. So sabihin niyo po sa akin. Tsaka kung may iba po kayo nararamdaman tulad ng pagkahilo o sakit ng ulo, sabihin niyo rin po. Okay. Magandang hapon po ulit, Mrs. Kamusta po yung pakaramdam ninyo? Tumilag-hilag. Hindi naman po kailangan ng mga pagkahilo, gano'n, sakit ng ulo. Hindi naman. Okay, hindi naman. Ang sabi po ng doktor, 4cm na daw po kayo. Normal naman po yung fetal heart tone ng baby ninyo, pati po yung contractions ninyo. So, nagiging regular na po yung contractions. Pagdating po ng 5 to 6 centimeters, pwede na po natin ihinto yung oxytocin ninyo. Sabihin nyo lang po kapag may iba pa po kayo nararamdaman, ha? Ngayon po, kuhanan ko po ay ulit ng blood pressure. ~120/70 po. So normal pa rin naman po yung blood pressure ninyo. Ayun, unang anak pa lang po nung pasyente. Kaya po medyo nahihirapan po siya sa pag-labor. Tapos okay naman po yung blood pressure niya, hindi naman po tumataas masyado or bumababa. Tapos nag-progress na po, kanina po 1cm pa lang, tapos naging 4cm na po ngayon after nung pag-administer po ng oxytocin. And yung fetal presentation naman po, okay naman po siya. Una po yung ulo ng baby. Tapos hindi naman po siya nakakaramdam ng mga signs and symptoms ng water intoxication, wala pong pagkahilo o seizures, pagsakit ng ulo o mga lethargic, ganun. Ayun po, okay naman po yung mga response niya po dun sa gamot. Okay.